Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon ng pasasalamat na Dantes and Salas family para din sa kaarawan ni Daphne May Sorita, sa kapahingahan ng mga kaluluwa ni na Alicia, Emma, Celerina, Olderico, Alina at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Atin po ngayong ipinagdiriwa o ginugunita si Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus Dalaga. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father Dennis Castillo OAR. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makahatak sa landas ni Santa Teresa upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, mahayag sa amin ang katakilaan mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa Panginoon, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Anumang balakin mo'y walang makahahadlang. Sinong nagsasalita ng walang nalalaman?
kaya ako ay humatol ng walang katuturan. Na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay, nakilala kita sa balita lamang. Ngunit ngayon akin ang namasdan, kaya ako'y nagsisisi ng buong taimtim at ang sarili ko'y aking itinatakwil. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ng Panginoon. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 10,000 inahing aslo. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae na ang mga pangalay Jemima, Kesha, Keren, Hapuk. Sa buong lupain ay wala silang katulad sa ganda. Pinamanahan din niya sila tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Nakabuhayan pa niya ang kanyang mga apo sa 4 na salinlahi bago siya namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y bigyan mo ng dunong, ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot pagkat aking naunawa ang mahalaga ang iyong utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nagutos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Bigyan mo ng pangunawa itong iyong abang lingkod upang aking maunawa ang aral mo't mga utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Magsitayo ang lahat. Puri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo.
Gayunman magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding yon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoong ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa taong ang kalooban ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at iyong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnanasang makakita ng inyong nakita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin yung ating mga katabi. Good morning! Magandang attendance. Si Rigor doon sa likod, oh, batiin nyo. Oh, walang bumabati sa kanya. Oh. Ngayon po, pinagdidiwang natin yung paggunita kay Saint Therese of the Child Jesus. No, isang bagay na matututunan natin kay Saint Therese ay yung humility, no? At yung kanyang pagkakaintindi na pwedeng nating mahalin ang Diyos at makakarating tayo sa langit at magiging santo tayo kahit sa mga maliliit na bagay. No? We can love God extraordinarily in ordinary ways. No? Ito po ay isang bagay na mahalaga, no? Sa ating ebanghelyo narinig natin na parang pinaparangalan ng Diyos ang kalooban ng mga bata. Sinasabi nila, no? Sinasabi niya, no? Dapat ang mga Kristiyano, mga sumusunod sa kanya, ay may kalooban ng parang isang bata. No? Nakita natin, tuwang-tuwa yung mga apostle, no? Yung mga disciples. Bakit? Napakarami nilang nagagawa. No? Meron na silang kapangyarihan magpalayas, meron silang kapangyarihan magpagaling, at nakikita nila yung kanilang halaga, no? At value ng natanggap nilang yung sarili nila at yung grasya ang binibigay sa kanila ng Diyos. Pero pinaalalahanan sila ng Diyos na maging humble. No? Ito'y isang mahalagang bagay po bilang Kristiyano. Kasi, alam nyo kung minsan, no? Parang tayo ay nagsasawa gumawa ng maliliit na bagay. Tama ba o mali? Oo. Ngayong pandemic, ayaw na natin ng ordinary. Kasi parang malaya na tayo, gusto natin puro extraordinary. No? Meron tayong mga pakulo, di ba? Gusto natin pag nakita natin na tayo ay capable, no? Nakita natin ang ating mga talent. Gusto natin big time o bongga yung ating gagawin. No? Wala namang masama doon, no? It's always for the greater glory of God, di ba? No? Pero kung minsan, hindi lang minsan, madalas,
nakakaligta natin yung mga maliliit na bagay sa ating buhay. No? Yun yung mga actually talagang nagva-value. No? Gaya ng pagdadasal, yung ating simpleng community life, yung ating pasok sa ating konsensya, o kahit ano pang mga maliliit na bagay. Alalahanin natin, lahat ng mga tao na successful or great na ating mga hinahangaan, nakakala natin gumagawa ng mga extraordinary ways, di ba? Ay nagsimula at nagmamahal o naging consistent, yun ang word, no? Consistent sa paggawa ng mga maliliit na bagay. Yung sa kanilang pang-araw-araw na buhay, no? Hindi lang sila kaagad-agad na puro malalaki lang ang kanilang pinagtutuunan ng pansin, no? Nangyari yun, no? Dahil kahit sa maliliit, sila ay consistent. Kung anong atensyon ang binigay nila sa malalaki, ganun din ang atensyon na binibigay nila sa maliit na bagay. Diba, kung minsan, no, parang nakakalimutan, nandito yung mga organizations, diba? Ang una-una natin nakakalimutan pag meron tayong big event ay yung prayer. No? Parang feeling natin, no, palagi na lang tayong nagdadasal, palagi na lang tayong paulit-ulit na lang yung ating ginagawa, ay nawawala na yung apoy sa ating puso. Parang nabibiging mabigat na, ganun na yung lakad natin, no? Prayer na naman, schedule na naman tayo ng meeting, ganun, no? Pero kung meron tayong mga big event, excited na excited, di ba? Huwag na tayong mag-prayer, magluto na lang tayo. Diba? Si Martha and Mary, no? Pero kung minsan, no, dapat hindi natin nakakalimutan yung maliliit na bagay. No? Kung minsan, yun po ang may bearing, yung maliliit. Kaya naman din, no, sa ating panahon ngayon, after ng pandemic, napakaraming tao ang nalulungkot. Naniniwala ba kayo doon? Napakaraming tao ang nakaka-experience ng anxiety. Di ba? Ako, ilang dami akong kaibigan, meron silang mga sinusurvive o nilalagpasang mga anxiety sa kanilang buhay. Pero ito po'y di natin matatakasan. Bakit? Anong ginawa sa atin ng pandemic? No? Ginawa niya tayong sawa. Sawa na tayo sa loob ng bahay. Sawa na tayo sa ordinary. Ngayon, merong bagong, parang bagong mundo. Di ba? After 2 years, bukas na ang pintuan. Pwede na natin gawin lahat ng mga iniisip natin nung pandemic. At na-anxiety tayo kasi hindi natin to magawa. Lahat ng mga iniisip natin, parang hindi naman natutupad. Wherein ang mali natin is nakatuon na tayo sa malalaking bagay. Nakatuon na tayo sa malayo. Ang pinapaalala ng kapistahan ngayon ni Saint Therese ay yung pagtuon natin sa ating mga maliliit na bagay sa ating buhay. No? Bago tayo lumabas, bago tayo gumawa ng malaki, dapat ma-perfect muna natin yung mga maliliit. Di ba? No? At hindi lang ma-perfect, dapat masaya tayo. Kahit maliit lang ang ating ginagawa, masaya tayo. Kahit sa isang organization natin, member lang ako, maliit lang ang aking kinokontribute. No? Di ba kasi sa mga organization, meron talagang mga taong active. Di ba? Talagang yan ang talent nila. Magaling sila magplano, magaling sila mag-organize, meron silang mga connection. Pero tayo, wala. No? Lalong-lalo na yung mga bago. Sunod lang tayo ng sunod. Kuminsan, no? Doon tayo nawawala ng gana. Susunod lang tayo. No?
Yung iba, yun ang gagawin nila. Tayo, ito yung gagawin natin. Pero ang gusto ng Diyos, no, dapat maging parang bata tayo. Di ba yung bata laging excited? Laging puno ng buhay. Maliit man o malaki yung kanyang ginagawa. No? Bago ako magtapos, no, meron ako isang kwento, yung bata. No? Meron akong hawak na candy yata. No? Para sa akin, yung candy, wala na, di ba? Para ewan ko sino nagbigay. No? May nagbigay din ng nanay. Tapos yung bata, nakaupo lang doon. Nung pala, yun yung hinihintay niya, yung candy. No? So, oh, isa mo, oh, pagkabigay ko ng candy, sobrang tuwa. As in, sobrang tuwa niya. Hindi ko talaga makalimutan. Thank you, Father! Sabi. Tapos, shinare niya pa yung kending maliit doon sa kanyang kasama o kapatid yata niya. No, para sa akin, wala na yan kasi kendi lang eh. Di ba? Pero sa kanya, excited na, excited siya. Tuwang-tuwa. Laki ng kanyang pasalamat. No? Ngayon po, no, tinatawag tayo ng Diyos na maging ganun. Parang bata. Dapat lagi tayong may apoy. Lagi tayong excited. Lari natin may, kung sa Spanish, gusto. No? Yung parang ganado tayo kahit sa maliit na bagay. At pag naging consistent tayo dun, tinitiyak ko, no, na magiging santo tayo. Yung mga maliliit na bagay, yun ang nagpapapunta sa atin sa langit. Sabi nga ni Kristo, yung napagkakatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan din ng malalaking bagay. No? Magsitayo ko tayo. Ibinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng pagmamahal sa mga maliliit at mabababang loob. Dalhin natin ng may pananalig sa Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan sa Kanyang mapagmahal na kalinga. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang simbahan at mga namumuno nito, naway hindi asamin ang paghanga ng mundo sa pamamagitan ng karangyaan at kapangyarihan, kundi bilang mga mapagkumbabang lingkod na abot kamay ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga may kapangyarihan, naway huwag umasa sa puwersa o armas, bagkus gamitin ang kanilang posisyon sa kabutihan ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga nabibigatan sa mga pagsubok ng buhay, ang mga dukha, may sakit at may kapansanan, naway maramdaman ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang lahat ng yumao, naway masiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Panginoon ng langit at lupa, gawin mong kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa mapagkumbabang
pamamaraan ng iyong ipinapakita sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kilugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpaparangal kay Santa Teresa, Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa kapakumbabaan niyang iyon, ikinatuwa ang ginaganap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamitin ng tanan. Ito ang pinanggalingan aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Alina na tinawag mo mula sa daigdig na ito, siya'y nakiisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayong siya'y pumanaw, naway makiisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, si Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa araw.
Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Is a song in its source in your heart.
Magsitayo na ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbubunsod sa kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, espes nostra salve. Ate clamamus, exsules filii Evae. Ate suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illus tuus misericordes oculus, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, pos hoc exilium ostende. Santa Dei Genitrix, ut dignifici amor promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum vicimirere tu, Spiritus Sanctus operanti praeparasti, daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab insatibus males et a morta perpetua liberemur. Deus, qui corda fidelum Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in iodem Spiritu recta sapere, et de eius consolatione gaudere, consider nobis quae sumus omnipotens Deus, Sancti Patris sos eguisine divota commemoratione gaudere, cuius fratricinius salvare te auxiliante confidimus, per Christum Dominum nostrum.
Santissime genetices tuis consequensumus domine meritis adjubemur, ut quod possibilitas sosano doctinet eius nobis intercessione donetur. Ecclesiae tui quesumus domine preces placatus admite, ut destructis adversitatibus et erroribus universis securativi serviat libertate. Omnipotens sempre eterne Deus, salus aeterna credentium, ex ordinos pros famulis tuis in permis, pro quibus misericordiae tuae imploramus auxilium, ut redita sibi senatate gratiarum tibi in ecclesia tua referent auctiones. Deus, qui transulissi patres nostros per mare rubrum, et transvexisti eius per aquam nimiam, laudem tui nominis de cantantes te suppliciter de peccamur, ut in navi famulus tuos repulsis adversitatibus, portus semper optabili, cursu qui tranquillu tui aris, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Oh,